나도 내게 믿어 yeah. 뭘 해도 내게 믿어 yeah. I want more money, money, money yeah. I want more money, money, money. Welcome back sa panibagong video. So andito ako sa ano sa Mississauga sa main yard namin or yung sa main office, pero may yard pa rin dito para sa mga tractors at sa mga repair para sa mga trailers na i-repair. So andito ako ngayon sa ano, naghihintay dun sa aking pickup na trailer kasi yung trailer sa ngayon nandun pa sa Von, sa CP Rail Yard. So kanina dapat pupunta ako dun sa CP Rail Yard para kunin yung trailer na yon. Kaso pag pumasok ka dun sa CP Rail Yard, kailangan mo ng ano, ng training, kasi hindi yata basta-basta yung nakakapasok dun. Kailangan mo ng sinabi sa akin parang 2 days o 1 day lang na training para sa ano, kung paano ka papasok doon at ano yung mga proseso sa pagpasok. Ngayon, 8:55 ng umaga, sinabi sa akin ng dispatch is 10:45 pa raw dadating yung trailer dito from Bon to Mississauga, kasi siguro pipick upin pa lang ng mga 9 something, tapos dadating ng 10:45 sa dito sa yard namin sa Mississauga. And then pagkatapos doon, idadrop ng driver, tapos ako yung magpipick up. Yung trailer na yon is dadalhin sa Burlington, Ontario. At ako ang magdi-deliver nun. And from Burlington, may pipick upin ako doon sa katabing building lang para papuntang Calgary, Alberta. So, sa ngayon, naghihintay pa lang ako. Nandito ako ngayon, siguro kasi dapat nga pupunta ako dito ngayon, gagamitin ko yung extra time ko habang naghihintay, dadalhin ko tong truck dun sa wash bay namin. Kaso ginamit yung wash bay, sarado yung wash bay, ginamit sa ano, kasi may mga bagong truck dito, mga bagong unit. Ayan o, yung mga bagong unit, alam niyo yung puti na Peterbilt. Yan, isa sa mga bagong unit yan. Tapos merong mga ano doon, ilan-ilan. Isa, 4, 2, 4, 6, 8. Ito, doon, may mga siyam na truck na nandun. Puro bago. Tapos yung dalawa doon, tao yung tatlo, o yung may apat doon na hindi pa natatakan. So ngayon, tinatatakan na nila ngayon yan. Dito nga ako, sana magpapalinis ako ng truck, pero kaso wala, sarado yung wash bay. Ito lang siguro yung floor mat yung lilinisan ko, pero pagkatapos nyan papasok lang ako dun, kukuha, magkakape at magbe-break lang yan. Pangamba sa paghihintay kasi yung hintay ko dito is per hour kasi ako dito ngayon kasi city work. So hindi ko naman kasalanan na ano, hindi ko naman kasalanan naghihintay ako ngayon. Masyado lang talaga akong maaga sa aking mga ginagawa. So nagsimula ako kanina 6:30 ng umaga. Pinag-deliver ako dun sa ano muna, kasi binago nga yung mga plano ko kanina umaga. Pinag-deliver muna ako galing dito sa yard namin sa Mississauga. Nag-deliver ako dun sa May Brampton. So yung mga pickled vegetables yung deliver ko doon sa ano, sa Smuckers. So tapos magkatapos no, nagbabtail na ako pabalik dito. Tinawagan ko yung ano, dispatch kung nandito na mga ba yung trailer, kasi di ko rin makikita sa GPS eh, kasi container van yun. And then yun, sabi nga daw 10:45 pa nga daw dadating yung trailer, at saka maghihintay lang, magpinaghihintay nila ako. So ngayon, sabi ko nga sa kanya, punta lang muna ako ng Shoson dito sa main office na may wash bay, at mag-washing ako ng truck kasi nga maputik na tong truck ko.
So wala, sarado kasi naglalagay sila ng mga decals doon sa mga bagong trucks. So mga wala akong may ibang magagawa. So ito na lang, lilinisan ko yung floor mat. Wala nga pala akong estudyante ngayon. Dapat meron akong estudyante this week. Linisan ko lang ito. Kaso yung estudyante ko, nagkaroon siya ng family emergency doon sa India. So hindi siya nag-show up kahapon. Oh, so nung Lunes pa. Hindi pa siya nag-show up nung Lunes. At saka tinanong ko yung ano, yung... Teka lang. Kasi itong mga putik na to, kasi nung nakarang linggo, maulan. At maputik dun sa yard. Yan. Mamaya magbabacuum ako dito. So ngayong linggo na to, wala akong estudyante. Wala eh, no? Kita ko, puro putik. Ay, nato. Kamu. Ayan. Masamaan ito. Pumapasok na yung alikabok sa loob. Tapos, kakaroon na ng alikabok sa loob. Magpupunas na naman ako. Ay, nato. Ayan. Putik nagiging alikabok pag naging ano, natuyo. Medyo okay na, at least yung floor mat. Ito yung mga marka pa ng mga tuchinelas ko. Ayun, maghihintay na lang ako dun sa trailer na aking pick up. Anong oras na ba? So 9:03 na ng umaga. So mga isang oras mahigit pa ako maghihintay dito. So habang walang ginagawa or habang naghihintay, meron na tayong ginagawa. Yeah. Ito yung mga bagong unit. Ang kulang kung may driver na naka-assign dito. Oops. Bukas pala. Mukhang wala pang driver na naka-assign. Tingnan natin. Ayan. Amoy bago pa talaga. So yun, Peterbilt. Ano? So gray yung ano niya dito, yung mga trim. Tapos yung mga holding bars to. Dilaw. Kadalasan yan itim. Oh, so yung side mirror hindi siya nakakabit dun sa ano, dito sa pinto. Di tulad nung sa mga freightliners, pag bukas mo ng pinto, yung side mirror sumasama kasi nakakabit nga siya sa pinto. Ito, hindi kaya to tatama. Ah, hindi naman. So ito yung ano niya, yung dash digital. Pag binuhay yan, puro digital, puro ilaw. So dito yung mga controls, then ayan yung ELD, or yung electronic logging device. Parang ang layo. Ang layo pag nagpipindot-pindot ka. Ayan o. Pero natatanggal naman to siya, guys. Eto. Kasi parang tablet lang to eh. Tatanggal. Ayan o. Tapos pag pinasok ulit yan, charge. Ayan. Tapos yung, ito yung stylus niya. Ayan. Hindi ko matanggal. Ayan na. Stylus, yung parang pen. So ito nga yung controls. Ito yung parking brake at yung air supply brake, emergency brake. Then ito yung stereo, yung air condition AC, at saka yung
heating controls. Then ito yung cigarette lighter. Ano ko ba kung ano to? Parang sa ilaw. Then sa engine. Not for parking. Ito. Ano ko lang kung ano tong controls na to. Yan o. Tapos may ilalagay pa rin pala siguro din. Oh, ito yung para sa CB radio. Oh, meron siyang maganda. Sasabit lang dyan. Tapos kakabit. Yan, CB radio. Tapos yun, parang siguro yung yung parang safety na sensor pag yung siguro nakatulog yung driver, mag-alarm. Ayan. So ito yung yung steering wheel niya. Medyo okay naman. Parang medyo parang maliit yung spacing na dito, yung lugar. Pati dito. Ito yung bed. Ako lang kung paano siguro yung naka-fold yan. Tapos lang yung parang half fold. Tapos pag binuksan, parang full bed na siya. Tapos andun yung safety net, parang seatbelt. Then yan yung mga ilaw. Medyo maganda yung ilaw. And yun yung mga yung mga control sa loob, yung comfort controls. Tapos dito yung sa microwave. Walang harang dito sa gilid. So parang exposed yung microwave dito sa gilid. Tapos dito mga lalagyan. Then nito dagdag na lalagyan. Ano ba ito? Ayan. Ayan, parang yung cabinet, yung mga lalagyan, mga damit. Tapos ito, may storage. Tapos karagdagan na paglalagyan. Tapos dito yung fridge. Ayan o. Medyo, yung fridge parang pareho lang sa Freightliner. Tapos ito, may karagdagan na lalagyan din. So parang sana yung mesa. Ito kaya. Ibang lalagyan na naman. And parang medyo marami din yung kalalagyan. Paglalagyan dito, ibang din. Tapos ito, cup holder. Tapos yan yung bintana. Dito walang, di mo makita din lang yung bintana. Tapos yung bintana sa taas. Alright. So maganda. Okay din. May kaliitan pero okay na rin siya. Yan, siguro. Ano ba to? Yan. Walang paglalagyan ng TV. So, ngayon. So, ito yung mga APU controls nga. Ang kung ano to. Kasi siguro yung mga driver na bago nito, yung bago magbabiyahe, ititrain mo na kung tungkol dito sa mga niya, sa mga controls at saka yung operation. Ayan, ito yung yung mga cab guard, nandito yung licensing niya ng truck. Okay siya, maganda. Bago din, brand new. And ito yung niya, yung seat. Ang ko lang kung heated tong seat na to. Mukhang hindi siya heated di tulad nung sa mga Freightliner na yung dinadrive ko, heated yung seat. Pag yung sa sa umaga malamig yung upuan, yung yung iniinit ko muna bago yung heater sa loob, kasi yung heater mga for muna mga ilang minuto pa bago uminit. Okay, so ito yung curtain. Tignan mo pag may mga ganitong mirror. Yan. Makikita mo diyan kung may mga sasakyan diyan sa katabi mo. Ayun lang yung dinadrive ko, yung tong Freightliner na yan. So 2021 na model. Maayos pa siya. At saka
ano lang, yung mga konting may mga ano pa, may mga konting natatanggal na lang sa gilid, then yung parang mga connections niya. Yung steering concert class. Maganda siguro yung sound system nila dito. Okay. Okay, so siguro kung nasa ano pa ako ngayon, kung sa kung nagpapatuloy pa ako sa aking US trip ngayon, bibigyan siguro nila ako nito. Itong mga bagong unit. Kasi yung mga katulad ng mga dinadrive ko ngayon, hindi pa pwedeng i-retire. Ibibigay doon sa mga bagong ano, yung mga bagong bagong drivers na katulad ng mga ano, yung mga wala pang experience tapos kakatapos lang nila ng mag-training. So yun yung mga binibigay sa kanila, yung mga used na. Ayun. So ayos. Maganda. Maganda rin siya. May ano din, iba, may pros and cons din siya. Pero overall para sa akin okay na to. Sana nga makapag-test drive ako ng isang ganito. Alright, so tsaka maganda din yung kulay na ngayon kasi ginagawa na nilang puti instead of yung brown. Kasi yung puti, neutral color. Tapos yung brown parang medyo makaluma yung itsura niya. Ayan, golden brown. Ayan, katulad nitong mga to. Yung mga, katulad nung dinadrive ko, yung mga yan. Yung mga ano na yan, yung mga hinihintay na lang na magretiro yung mga truck na yan. Katulad nung din sa akin. Pag inabot na ng mga 800,000 kilometers, yan, ire-retiro na yung mga truck na yan. Okay. Yun naman, yung itong Freightliner na to, company truck yan. Yung katabi niya owner, sa owner-operator, ito yung company truck, ito to. Puti na yan. So, mas nauna yan kaysa mga dito sa mga Peterbilts na to. Yan yung mga unang order. Tinanong, magtatanong pa nga ka sana ako kung meron pa silang mga order na bagong Freightliners na mga puti. Kasi para sa akin lang, mas prefer ko yung Freightliner. Parang ano, parang magaan lang siyang dalhin at saka madali. Ako siguro ito, madali lang din naman siguro to. Pero kaso kung sa city, mahaba kasi itong ano niya, yung mahaba itong hood niya. Mahirap sa mga maniobra. Yan. Okay, so lalabas na ako. 78766. Naka-grease pa yung fifth wheel. Yan. So yan, bagong-bago. Mud flap. Ayun. So yun yung mga ano, yung bagong truck. Epic. Ayan. ST. Ayan, malaki din yung tangke niya. Ayan. Yung isa sa kabila. So 579 epic Q. So galing sa brand Peterbilt, siguro yung dito lang so malapit yan ang ano, dealer na to. Okay, so dito nga sa kabila walang bintana. Yun nga, yung kabila lang, yung sa kaliwa ay may bintana, yung para sa yung sa baba na kama. Alright, so pa, ayun pa yung iba. Pareho lang, saka wala ding bintana sa kanan. 78782, brand new. Ito, wala pang tatak yung itong nandito. Itong apat na to, walang tatak. Tatatakan pa. Ayan ko nga. Epic, pareho lang din yung ano niya.
trim niya. Yeah, pareho lang sila lahat ng trim. Maganda. Maganda pagbago. Ngayon, ako ay city driver lang sa ngayon. Mukhang malabo akong makakakuha ng ng bagong truck. Pero na lang pag sumabog yung makina nito, mga ganun, mga pangyayari. Siguro mapapagbigyan ako ng kahit yung mga medyo bago pa. Yung mga kuting, kunyari, yung mga puting Freightliner na yun. Fleet manager si Dave. Miles na nandito mga nakalista. Ito may 8 years, may 1 million miles. Millionaire na to mga to. Tapos mga 16 years, you know, may 2 million miles. Wala pa tayo dyan. sarap magkape. Masarap din yung kape dyan sa loob ng office eh. Kasi pag maayos yung pagkatimpla mo, parang naglalasang Starbucks siya. Yung 10:45 na sinasabi nila na oras, maswerte na lang kung medyo maaga. Pero pag ano, kung sabihin mong saktong 10:45 na sa mga 11:15 yung dadating. Saan kaya ako pwede mag-stay dito? So dito lang ako mag-aabang. And yung side na yan, yan yung mga puro ano, yung puro mga container van. So yan hanggang dun sa ano, dito, itong row na to, puro container van. So yung hinihintay ko ngayon kasi container van. Dito lang mag-aabang kasi posible dito dadaan yung magdadala nun galing sa Bon. So andito lang ako sa pinakagilid. Yan, yan, katulad nito, may parating. Ano, dyan posibleng dadaan yung ano, yung driver na magano, yung magdadala nung trailer na pick upin ko galing dito. Okay, so mahigit ano na, isang oras kalahati na ako naghihintay dito at ngayon ay 11:16 na. Nung sinabi kanina, at 10:45 daw dadating yung trailer. Pero tinatanong ko ngayon sa dispatch kung nandito na kaya yung trailer. Wala rin naman akong nakitang dumaan dito. Baka doon sa kabila dumaan at pinark sa ibang spot at hindi dito sa mga para sa mga container. So ngayon, tinatanong ko yung itong dispatch namin kung nakarating na ba dito yung trailer kasi nakikita din nila yon sa ano, sa system nila kung nandito na yung trailer. Okay. Ito yung key, ito yung pula sa seat. Iba din yan yung humila noon, baka third party carrier. Minsan kasi di nila alam kung ano yung arrangement dito sa loob ng yard. Basta pag may nakita lang silang butas, doon nila dinadrop. Pero minsan
Malabo nga na nandito siguro yun. Eh hanggang ngayon hindi pa nagre-reply yung ano yung dispatch. Hindi ko pa alam kung nandito kaya yun. Isang nag-alala din kasi ako kasi nakalagay dito limited lang yung pinto dun sa customer na pag dadrapan, pag dideliveran ko nito. So ibig sabihin kung konti lang yung pinto, kung maraming naghihintay dun, nakapila, matatagalan na ulit na naman ako. So it's okay lang kasi overtime. Pero yung opening hour nila, yung opening hours nila hanggang alas 3 lang ng hapon. Pwede rin naman akong matulog dito sa likod habang naghihintay, pero sa papalapit na palapit yung oras, baka ma-miss ko yung ano yung trailer. Baka dumating dito maya-maya yan. Nakakatanggap ako ng bagong plan. So wala na nga siguro talaga yung trailer, baka matagalan pa yun. Kasi nga yun dun sa ano, sa CP yard, yung rail yard, binababa ng yung mga container na galing dun sa tren, baka natagalan yung driver dun kasi pagpasok pa lang busy. Pilahan kayo dun. Maghihintay kayo kung kailan yung ano yung magiging turn nyo. Nakakatanggap ako ng bagong plano. Andito papuntang Bolton. So hanapin ko tong trailer na iba, 81584. So change of plan. Okay. Trailer na to kaya ano, papuntang Bolton nga to, magdi-deliver ako ngayon sa Wrigley's. So yung hinihintay kong trailer, yung container van, wala na, kanselado na yun kasi hindi nga nakarating dito, na matatagalan pa siguro talaga yun. So ngayon ito ay papunta na ng Bolton, Ontario, which is mga 20 miles lang, mga half an hour lang galing dito sa Mississauga. Galing dito kung saan ako ngayon. So quick prep lang. Picturean ko lang tong, kasi ganito ako nagagawa ng ano eh. Picturean ko yung plate number ng trailer, tapos tong seal. So ito, maigi-igi na to, papuntang Bolton, which is dito sa kabila, yung papuntang Brampton. Mga candies. Itong trailer pala na to is galing pa sa British Columbia. Tapos yun, i-deliver nga dito sa Ontario. Okay, so magpapatuloy ako sa aking pre-trip, then alis na ako dito. Yun, so ako ay tapos na dito and
simulated driving pa rin. Kahapon, regional ako kahapon. So yung dinive ko kahapon is out of the city talaga. Yung pumunta ako ng Hagersville, Ontario, then dun sa Rockton, Ontario. So out of the city, malayo ako kahapon sa Mississauga. So mga 80 miles away. So yun yung regional trip ko kahapon. So ngayon, city to city lang ako ngayon. So from Mississauga, Brampton, then Brampton, Mississauga, then Mississauga, Bolton. Magkalapit lang, magkatabi lang tong mga cities na to. At sa nasa isang region lang sila, yung sa Peel region. So city to city lang ako ngayon. So yeah. Isa rin sa pinagmamadalian ko ngayon is yung yung abutin ako ng rush hour mamaya. Kasi yung highway na dinanan ko kanina is yung highway 410. Yun yung nagiging busy din talaga yun pag yung rush hour na. Minsan yung traffic doon, yung parang ano siya, yung halos hindi na gumagalaw yung klase ng traffic nila. Pagpatak ng alas 2, alas 3, alas 4 hanggang alas 5 na yan, magiging busy kasi yung mga tao naglalabasan sa opisina at sa mga trabaho nila, yung mga iba yung naglalabasan sa school, yung mga bata, yun, rush hour. Ayan, so dito na, Bolton na tong tinataha ko ngayon. And maya-maya makakarating na sa pupuntahan dun sa pagdi-deliveran. So wala lang, chill-chill lang pag yung mga ganitong city works lang. Ayan, hindi kailangan mainit yung ulo nga. Napong parelax-relax lang dapat. Kasi yung mga bihira lang naman yung mga deliveries na yung mga stricto yung appointment. Kadalasan nun, open window, mahaba yung oras na yung in between sa mga oras na pwede ka mag-deliver, mahaba yung window. So tinatawag na window yun. Dito na ako sa kalapit ng customer. So ito yung sinasabi ko, isa sa mga companies na nandito. Ito yung beer store. Silyado at saka yung seal match doon sa paperworks. Yun yung ginagawa ng mga security nila dito. Sila yung security guard, then sila din yung nagpo-proseso ng mga paperworks. Minsan yung mga tao sa opisina wala nang ginagawa. So do I have, like, this is a live unload, right? Oh, okay, so I have to go to the office first? Yeah. Okay. Alright, thank you. Okay. So, ipapakita ko lang kung anong meron dito.
Yun, isang skid. Isang skid ng mga pet food. Okay lang. Para mapadali lang yung ano, yung unloading. So mag-unload dito. Then yun lang. Sabay alis. One skid. Hindi ko na lang ano. Madali lang yun. Okay, so dito ko na lang tatapusin tong video na to kasi wala nang ibang pag-uusapan dito. Ayan, naka red light pa. Dito na lang. Pagkatapos ito, siguro tapos na ako dito at ako'y uuwi na. And then wala masyadong happening ngayon. Hindi masyadong busy. Alright, so nandito na lang sa susunod na video ulit. Stay safe, stay healthy, stay awesome.